يا هللويا. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adhika, ah, halleluya, ah, halleluya, ah, halleluya, ah, halleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at kaniyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, noong panahon po ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay sinusuportahan ang templo hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis, kundi na rin sa mga pamilyang mayayaman at mga negosyanteng relihiyoso. Kadalasan ay napupuna at pinupuri sila ng mga namamahala sa templo. Ngunit ibang-iba ang pagtingin ng ating Panginoon. Kinalugdan niya sa ating ebanghelyo ang isang dukhang-dukhang biyudang babae na naghulog ng 2 kusing. Ang halaga nito ay 1 sentabo lamang. Ngunit para sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, inihulog niya ang lahat sa kanya. Ibinahagi niya ang lahat
ng kaniyang kayamanan. Alam po ninyo, noong kapanahunan din ni Jesus, ang mga biyuda ay itinuturing na kaawa-awa sa lipunan. Itinuturing din sila na hindi matutulungan. Ang tingin ng mga tao sa kanila, malas dahil sa nangyari sa kanila. Kung namatayan ng asawa ang isang babae, maaaring magmula sa isa sa mga anak na lalaki ang pagpapala para sa pamilya. Subalit, kung kapwa nawala ito sa kanya, ayon sa paniniwala ng Hudyo, ay hindi na siya tutulungan ng Panginoon dahil wala na siyang anumang pagpapala. Kaya naman sa ganitong saradong pag-iisip, ang nagiging hadlang upang kilalanin nila ang ating Panginoon bilang tunay na Diyos na nakikinig sa kanilang mga hinaing at mga panalangin. Kaya naman, ganito na lamang ang pagpupuring ibinigay ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno para sa dukhang-dukhang biyuda na ito. Dahil hindi lamang basta bariya ang kaniyang iniwan, inihulog niya mula sa kaniyang kasalatan ang buo niyang kabuhayan. Uulitin ko po, inihulog ng biyudang ito mula sa kaniyang kasalatan ang buo niyang kabuhayan. Ikinagalak ni Jesus ang kaniyang hindi pangkaraniwang pagbibigay at pagbabahagi. Kahit maliit ang kaniyang ibinigay, ay napakayaman naman ng kaniyang puso. Dahil ito po ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. Wala sa laki o sa liit ang pagbibigay. Ang mahalaga dapat nasa puso. Isang pagbibigay na kahit maubusan ka, hindi ka nagrereklamo. Isang pagbibigay na kusa at hindi napipilitan. Isang pagbibigay na kahit paulit-ulit kang maubusan, wala ito para sa iyo. Dahil ang mahalaga, nakatulong ka at nakapagbigay buhay din para sa iba at sa iyong kapwa. Minsan, sinabi ni William Shakespeare, "If you love and get hurt, love more. If you love more and hurt more, love even more. And if you love even more and get hurt even more, love some more until it hurts no more." Ganito rin po ang ibig sabihin ng pagbibigay. Magbigay tayo, hindi dahil sobra ito sa atin, hindi dahil labis ang mga ito. Magbigay tayo hanggang sa punto ng nasasaktan na tayo. Yung tipong makakaramdam ka na ng kirot at sakit, dahil ibig sabihin ito, ibinibigay mo hindi lang ang sobra sa iyo, kung hindi ang pinakamahalaga sa iyo, kaya mong ibigay para sa kapwa mo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi ko po itong sinasabi at ipinapaalala. Huwag tayong matakot magbahagi at magbigay. Uulitin ko po, huwag tayong matakot magbahagi at magbigay. Huwag tayong matakot maubusan. Sa kadahilan ng tayo ay tumutulong, bakit? Alam natin ang Diyos kailanman hindi mauubusan. At ang lahat ng ating pagpapalala
pagpapala at biyaya ay galing sa Diyos na hindi nauubusan. Ang pinagpapala ng higit ng Diyos ang mga taong may pusong marunong magbigay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang buhay ay isang pagbibigay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon.